Ang tendency kasi ng worship leader is kadalasan is magiging distraction siya na supposedly na dapat kumbaga ang worship mo talaga is talagang direct kay Lord. So, though siyempre tayo kumbaga nasanay tayo na parang pag medyo okay yung worship leader talagang naano tayo na, pero ang tendency kasi is ma-turn sa worship leader yung ano. So yun yung mga argument lang ha. Pero yun nga, iba-iba naman tayo ng ano. But hindi ko alam kay Pastor Joel kasi yun lang yung na yung akin na kumbaga nabasa at na ano. Ayun yung kanilang ano, kanilang stand dyan. Na hindi, siyempre, yun talaga, very dogmatic talaga na kasi gitara lang dati, string instrument lang talaga. Kung ano yung sinaano nung from the first century church, early church, yun lang din yung pagpapatuloy. Kasi, kumbaga, ang yung mga karagdagan ng instrument ngayon is nakaka-distract siya. Kumbaga, yan yung ano, distraction siya sa pagsamba talaga sa Diyos. At talagang para sa kanila, pastor talaga ang worship leader. Kasi, ang worship, hindi lang yung pagkanta. Pati yung pakikinig mo naman, no? Form na ato. So, kaya yun yung, kumbaga, yung ibang very, ano, na hindi ko pwedeng masabing report ka na hindi ka talaga, pati yung mga practices ay hindi mo kumbaga na ina-uphold. But, sana kasi kung ano mo yung temple worship, may nangalandili doon yung mga, ano yung mga limits, device. So, yun, parang yun away, yun din yung mga tumutukso, sila yung nandito ng worship. So, yung community, doon sa ano, sila yung nagtagad para sa community ng worship. Mayroong symbols, mayroong... So, hindi natin mano na walang element doon. Kung kasi natin yung full houses ng Bible in terms of sa worship. Kasi kung babasahin natin sa Old Testament, yung panahon ni Moses, may ba instrument doon? No, Pastor Joel. Okay. Ano naman yan? Kumbaga yung form of worship. Kumbaga, hindi naman wala namang, para sa akin, wala naman talagang issue. Hindi naman malaking issue yan. Pero yun nga, siyempre yung, nakunawa ko rin yung kung paano nila, kung ano yung pinagugutan nila. So, nakunawa ko siya kasi from the Old Testament, pero sa kanila, because of the, kumbaga, in the kumbaga how the apostle, di ba, church kung ano yung practices nyo ipinagpatuloy. So yun yung nabasa ko, hindi ko alam kung paano. So sa ano kasi yung sa Old Testament, kung ano yung mga paraan ng pagsamba doon, every detail noon by the commands of God. So doon pa lang, so makikita na natin yung prinsipyo na sa pagsamba kinakailangan ang mga directives ay manggagaling doon sa sinasamba. Hindi po pwede na Lord, ito naman, ito ang gagawin ko, pagsamba ko sa'yo. So ito yung paraan ko ng pagsamba sa'yo. So hindi tatanggapin ng Panginoon nyo kasi hindi naman niya inutos. Ang gusto niyang pagsamba, yung inutos niya, di ba? Parang kagaya lang yan nung kay Nadab at Abihu, di ba? Na ang apoy talaga ay yung original apoy na galing sa langit yun eh, no? Kumukuha lang sila doon sa original na apoy. Ngayon, di ba, nagpaningas ng apoy sila, di ba? Patay sila. Oo. Yun. Ibig sabihin, merong prinsipyo na ganun. Na hahanapin muna natin kung ano yung direktang ipinag-uutos ng Panginoon. Bago tayo na, ang nangyayari kasi kalimitan is kung ano yung trend, kung ano yung may appeal, kung ano yung makakaakit ng tao, ilagay natin doon sa worship. No? Hindi naman natin minamasama yun. No? Kaya lang, magiging masama lang yun kung yun ang priority. Dapat ang priority, ano ba yung pinag-uutos? Hanapin muna natin ano yung pinag-uutos ng Panginoon. At pagdating sa pag-uutos ng Panginoon, is hindi naman yan ano yung parang pare-pareho sa bawat henerasyon.
may pagbabago din kahit nga sa pagkain eh. Mm-hmm. 'Di ba? Doon sa halaman na ng Eden, mayroong pwedeng kainin pero ilang hindi pwedeng kainin. Mm-hmm. Pagdating naman doon sa kay Noe, lahat pwedeng kakainin, 'di ba? Pagdating sa panahon ni Moises, may mga bawal na mga kakainin. Pagdating sa Panginoon Jesus, lahat pwede na rin kainin. Diba? So, mapabago-bago. Depende kung ano yung pag-uutos. No? Kaya, ang bawat mga mananampalataya sa kanya-kanyang mga henerasyon ay hindi pare-pareho. Kaya, pwede na natin i-consider yon sa pagtingin natin sa Old Testament. Sa Old Testament, nakita natin na may, ang Diyos mismo ang nagpalagay ng mga choirs. No, mga Levitan eh, mga members ng choir. Pati yung mga ginamit na instrument diyan, ang Panginoon ang nag-utos niyan, nagagawin. So, ngayon, pagdating sa bagong tipan, yung pagsamba kasi talagang meron ng pagbabago eh. Kasi maalala niyo at malino naman yan, alam nating lahat yan na doon sa John 4 nung kausap ng Panginoon sa Kristo yung babaeng Samaritana, di ba? Nasabi ng Panginoon na darating ang araw at ngayon nga ng bawat sasamba sa Panginoon ay sasamba sa Kanya sa Espiritu Katotohanan. At yan nga yung hinahanap ng Panginoon na tunay man na mananamba sa Kanya. Kung sinabi niya yon, nagbibigay ito ng pahiwatig sa atin na meron nang naging pagbabago. Ano yung tinuturo nito na pagbabago? Transition yun eh. So saan magkakaroon ng pagkakaiba? Kung mayroong ginawa ang Panginoon na transition, yun ang hanapin natin. Kung sa spirit kartuhanan, ano yung sakop nun? Nung spirit kartuhanan na yung sinasabi ng Panginoon. May apekto ba ito doon sa ating, sa ginagawa sa Old Testament na may mga ginagamit na iba't ibang mga paraan ng pagsamba sa Panginoon? Ngayon, sa pagtuturo sa amin, na doon pala sa worship, mayroong dalawang bagay. Ito nabanggit nga na kanina. Yung acts of worship at elements of worship. Kailangan ma-identify natin yung acts of worship. Yun ang primary. The rest, elements of worship yun. Halimbawa, yung gumagamit tayo ng mic, gumagamit tayo ng speaker, di ba? Wala naman yun doon sa sinaunang panahon, di ba? Pero nakakatulong yun, elements of worship yun, di ba? Pero isang bagay din, may binanggit nga kanina na yung maaring maka-distract o makapag-lesson sa worship, dapat i-consider mo din yun. No? So, yun ang mahirap dun eh, yung pagtitimpla. No? Pagtitimpla. Pero merong isang malinaw na binanggit si Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 5. Basa! Project sa Bible. Basa! Ang sabi nito, babasahin ko na lang sa New Living Translation kasi yung English Standard Version ay ito yung talagang word for word, kumbaga tagla base form, ito naman ang thought form. Doon naman ako sa thought form kasi hindi naman masyadong malalim ang doktrina ito eh. Pag malalim ang doktrina, doon tayo sa base form. Kasi diglot itong aking Bible eh. ESB, tsaka New Living Translation. Akalim po, o, kaya nga naubos dun eh. Kumuha ka rin pala eh. O, hindi na to eh. Kaya kinuha ko na eh. Kaya nag-iisa na lang daw. Sa PCBS. Paralela na sa edition. Sabi dito, sa verse 19, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts and give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So ito yung magiging principle, pangunahing principle sa pagsaalang-alang doon sa ating, doon sa worship natin, sa pag-awit natin sa Panginoon. Dumating na ang oras. Kaya kung may mga, sabi, singing psalms, napakarami ng psalms, no? Pero yung mga tao nga, nagko-compose sila ng mga kanta, pero hindi na nila kinoconsider na yung psalms ay mga, at in fact, prayer, maganda, prayer and ano, di ba? Prayer na inaawit. So, singing psalms and hymns,
and spiritual songs among yourselves. So, pag sinabing among yourselves, parang iisipin mo, parang inaalis na yata dito yung choir, di ba? Mm. Kasi among yourselves din. Pero hindi naman natin ginaganon talaga. Hindi naman tayo legalistic. Pero may diwang ganon. Ano. And ang sabi rito, making music to the Lord in your hearts. Mm. Yan. So talagang, paano kaya ayun, no? Making music in your hearts, no? Making music to the Lord in your hearts. Dan naman papasok yung mga instruments, no? Kapag bagagamit ng instruments, makukuha ba yung concept ng making music to the Lord in your hearts? Or mas magiging panlabas siya? At to the point na nakakalimutan na yon na hindi ka na pala nakakagawa ng music in your hearts. Kundi ang pinapakain mo ay yung emotion talaga, yung nararamdaman, di ba? Hindi yung lalim ng awit. Pero ang reform kasi, since na pag sinabi reform, traditional yan eh. Kung ano yung mga nagisa natin sa mga predecessors natin sa pananampalatayang reform eh, di ba? So yun ang sinusundan natin. Parang may safety net dun eh, sa isang banda. No? Kaya sa usually talaga sa mga Reform Baptist ay regulative ang ano kinagawa ang worship. Pero sa ibang mga Reform, hindi naman Baptist, mas madalas ay yung normative. Tulad nila ano mo, Pastor Vian. Living Word. Pero so, Reform ba ang kabuuan ng Living Word? Yung ano bro, yung taga-church sa amin na nag-review ng engineering sa Cebu. Mm. Usap in a church sa Living Word. Reform ang teacher na yun. Actually, sabi niya nga pag bago magkakang talaga ng Christian daw, talagang mga kaya. Lalim talaga. Hindi yung lalim. Yung tone. Ayong, anong tone? Ano yung ibig sabihin? Pastor, ano? Di ba, Paros, no? Tone. Marahing ba yun? So, may lang pastor ayon ka Paros. Kaparos. Dati, ano yung sabihin? Friend, di ba? Anong, yung kilala niyo pala? Naano ko lang kayo, no? Kay Bien, na kung paano. Pero, sige, tulad nga, one time napag-aralan ko itong hindi na wala lang sa isip ko. Base po dyan sa pagbabasa po natin, no? Anong pagkakaiba ng awit, ng song, sa hymn? Tinuro yan ng ano namin eh. Tinuro yan ng aming teacher. Na mayroon daw talagang, kasi kung yan ay ginawa, kasi minsan kasi may mga pangyari na magkaibang words, parehong binanggit, pero isa lang kahulugan. Pero meron namang sense na meron kaunting difference na napaka, kumbaga thin lang yung difference niya. Kasi yung Psalms is purely kasi yan, ano eh, prayer yan eh. And yung hymns talagang nag-compose ka lang talaga ng awit. Pwedeng hindi direct ang sinasabi mo sa Panginoon, kundi parang yung iyo na refleksyon, di ba? Yung devotion mo, ganun. So, yun ang magiging difference nila. Meron sa inyo, Pastor? Ano yung pinag-practice sa worship? Kasi may hymnal kami. Regulative sila. May nabilid ko. Usually, nabilid niyan ay yung pastor. So, pastor. Pero kapaawid ka, pastor na kanya. Ayan yun. Diba? Ako hindi ako nagagano. May pang nangyari. Ang dapat pwede kay God is good, ready, safe. Ayun. Ayun. Nasubukan ko po yun kasi nag-umbrado sa Baptist. So ganun, isa-isa kami. Nung senior na kami, isa-isa kami pag chapel hour, kami nag-lead ng him. Kaya alam ko yung mga tao mga Baptist. Ganun po yun. Ganun din yung pastor, hindi rin siya gumagana. Pag-preach lang yung pastor. Pag-galis ka sa normative. At mag-regulative ka. Regulative. Medyo transition. Matindi yung transition. Sa amin naman po, dalawa pinapractice namin. For example, sa seminary, meron kaming chapel service every Tuesday and Thursday. Ang Tuesday namin,
regular kami, regular team. And then pag Thursday, normal lang. Ay, late kayo. Hindi daw pwede sa kanya yung ano? River Mayo. Nakista daw siya. River Mayo. River Mayo daw kasi siya. Hindi pwede yung... Hindi ko lang ano, ito tanong ko lang po sa ito kasi... napansin ko lang sa... mga kakilala kong nakikilala kong mga reform. Pagdating sa mga secular song, parang hindi sila masyadong, parang, kumbaga, medyo yung tolerance is parang mataas. Mataas. So, paano po yun nila inaano yun? Siguro sa lalim na ng kanilang mutasyon, parang, parang hindi. Kasi lang sa diba parang mga bago pa lang, we just encourage them na wala kayo yung mga girls sa mga kasi pwede ma-influensya niya, emotion niya, ganyan-ganyan. Kumbaga secular nga siya kasi maraming mga song na pwedeng kumbaga mas lalo kang malulungkot. Eventually, yung iba mga emo nga, hindi pa nagpapakamatay pa dahil sa song. Pero yun nga, namansin ko lang sa mga kakilala kong reform na medyo yung tolerance nila sa secular eh masyadong mataas at parang it's okay lang na to parang laging pakinggan yung mga ganun. Sino yan dito sa labas? Si JP Quezon May. Una, yan ang difference ng Reformed Baptist sa ibang mga Baptist. Ang ibang mga Baptist is hindi na tinotolerate yan na o na kakataka ng mga worthy songs. No? Ang sa Reformed Baptist, bakit meron silang tolerance dyan? Kasi naka-angkla yan doon sa sovereignty ng Diyos. Okay. Na yung Diyos, yung pagbigay niya ng gift, hindi na yan sa rinay na yung gift ay doon sa loob ng church. Okay. Nagbibigay siya ng gift sa lahat ng tao. Yung lahat ng tao, yung mga skills nila, mga talents nila, Kristiyano man sila o hindi, galing sa Diyos. Okay. So, yung mga galing kumanta, eh galing sa Diyos ang ano noon, ang talents ng mga yun. Pero as long na wholesome yung mga lyrics. Oo. Kasi pag slap shot na, any word. Get up. Ang problema lang, paano ko ano naman? Ang naging problema dyan, yun nga, di ba? Yung kaaway, di ba? Yung gift na binigay ng Diyos na dapat gagamitin sa Kanya, in-influensahan ng kaaway na gamitin para sa kanya. Okay. Para sa kaaway. Diba? Instead na para sa Diyos. And then for God's glory sana. Oo. Yun ang ano doon, nagiging problema doon. So yun si Anton. Diba? Yung playlist niya, ano eh? Nagamaya. Ano ba playlist mo doon bro? Yes. Hindi, meron po mas matatindi pa eh. Ay, kami, si stop shot ako, sobrang. So, City of Light. Yeah. So, Firehouse. Firehouse. Ano ba yan? Ano ba? Nakakatid sa kanya pa. Kunyari, pag hindi, ano, yung bago ang Christian na. Pastor ba ito? Kasi hindi nila. Kasi may kontrol ako sa church na secular yan eh. Diba? Hindi. Makamundo. Wala lang tayo dyan. Makamundo na yan eh. So, ibig sabihin, ang angkor nito is yung sovereignty ng Lord na God can use lahat ng talent para sa glory niya. Pero, siguro may safety net pa rin. Na, tingnan mo rin kasi yung influence niya. Diba? Baka ang mensahe ng kanta is huwag ka mag-asawa. Pero kung yung mga kalaban. Di ba? Kalaban yung mga kalaban. Yung maganda yung pagkailangan mo yun. Oo. Tama ba ba sa mga gano'n na ano? Oo, yung mga gano'n na yun. Tama po yun. Ang ano sa sa'yo, yung pagdating sa mga ganyang bagay, pumapasok dyan yung doktrina ng tinatawag nating Christian liberty. Kaya ibang mga Baptist, wala silang Christian liberty kasi legalistic sila. At kung ikaw ay nagkakasala, dahil may kinanta ka na talaga namang hindi marapat, no? Andiyan naman ang Panginoon sa Kristo bilang high priest natin, no? Na mamag-itan sa ating mga kasalanan. Patuloy yun, kasi high priest siya eh.
Hindi na once a year, basta ba? Apet, ha? Hindi na once a year yung ano ka mo? Hindi na once a year yung atawagin. Hindi, hindi na once a year. Once in four. Once in four. Once in four. Kasi sa lahat naman ng aspeto, talaga nagkakasala tayo. At maging sa pagpili natin ng awit, nagkakasala pa rin tayo. Diba? Kaya lang, nasa grace period na kasi tayo eh. Matawa pa lagi with these fears. Pastor ka, makakay ba kayo? Kasi pwede sa concert na, mag-ingat ka rin sa mga nakapalibo sa oo, yun kasi dagdag kasalanan yun kasi naka-open sa ito. Nung ano ba, nung iba ako na kung dinala yung anak ko doon sa basketball, talagang na-culture shock siya. Yun o, yun mga pastor mo. Oo, tapos hindi. Sa mga sinasabi ng mga pastor, gusto ano, yung bakit parang hindi naman mga pastor. Talagang inano ko sa ano na, yung joke na yun. Ako ba? Pero akala ko yung mga pastor, yung mga sabi ko sa'yo, mga community nila. Yun, kumisan, talagang naging care-pre din sila kasi nga nakakaintindi yung kanilang community. Siguro, yun nga lang, medyo ingat lang talaga. Mag-ingat tayo. Ingat mas marami yung parang pagkain, di ba sabi ko? Tama-tama. Wala namang pagkain na hindi nililinis ni Lord, di ba? Pero kung yung kasamaan mo, kagaya nung dapat si Lilo kami, eh di, ganito, gathering ng mga pastor. Eh yung iba doon, yung makain ng binuguan. Yung iba kumakain. Talagang sinadya ng isa, talagang yun yung nag-cause ngayon ng ano, ng may, hindi naman nagsabi, pero yung parang na-Istanbul yung iba, nasabi sana. Alam naman namin kumakain siya, pero huwag na lang sana dito. Huwag sa binahay na lang, huwag masyado sa public. Parang hindi naman na ano. Nakapiso. Tama na yung sabi ni Pablo doon. Oh, so, a particular siya doon. So, siguro, yun niya. Bago mo gagawin yung isang bagay, itingnan mo yung environment po kung may. Kung makikinig ka ng mga Taylor Swift, dapat naka-earphones. Ikaw yung nakabugo pala. Dato, atulgol yun. So, sa kalama, baka nagsabay niya, pasok ko ng mga pastor, pag tira, hallelujah. Gulat siya, gulat siya. Bukas i-holiday, no? Bakit holiday? Oh, holiday po. Ano po yun? Yung, di ba nagpirma si Marcos na pag may malapit sa weekend na holiday, ipapangga niya sa weekdays para mas long weekend. Ah, okay. So, supposedly Saturday talaga, supposedly. Pero ginawa niya Friday. So, punta tayo doon sa Covenant, para dispensational. Covenant, hindi ka tayo ngayon. Pero pero ano lang, busin na lang tayo kasi may mga halo ito eh. So may disc dito, di ba yung mga disc? Di ba nag-hold ng dispensation? Baptist. Mostly Baptist. Baptist at Pentecostal. Namana lang naman ang Pentecostal nun sa Baptist eh. Pero hindi, pero hindi ang na-stress talaga nabigyan ng emphasis sa Pentecostal. Pentecostal, di ba? Dahil na sa media, dahil sa ano talaga, parang... Kasi before talagang pulot-pulot lang. Ay, ito kasi yung lento ganyan. Ano yung pwede ba natin ano yung, i-clusterize? Ano yung dispensation at saka ano? Kasi babawat pa lang po kami sa Christian. Kasi wala namin nga natin. Although ito, napag-usapan na ito ng grupo, no? Refresh na sa atin. No? Yung... May ano ba? Dispensation at saka po rin. Oh, kasi ito. Sabi ko, new covenant, kayo old. Sige, na yung pinagkaiba ng dispensasyon. Di ba may city talaga? Oo, meron talaga. Oo, ngayon na yung new covenant, ano, meron na yun. Si John Piper, meron si. Oo. Kasi yung kasing dispensational is very recent lang yan kasi yan ay, ang nag-formulate niyan ay si
John Nelson Darby. Sa Plymouth, sa maliit lang na church, sa Plymouth Brethren pangalan ng church, no? Doon sa Inglaterra. Pero bakit yan kumalat? Kasi yung mga members doon, kagaya ni Scofield. Si Scofield ay gumawa siya ng study Bible. At yung mga na-commentaries, no? Commentaries. So nandun yung mga ano niya, commentaries niya na inilagay niya doon yung kanilang nabuong doktrina sa dispensationalism. And then si Halinsay, isang nobelista, gumawa siya ng nobela base doon sa kanilang doktrina na yon. And yung pangalan ng The Late Great Planet Earth. Yung Scofield Bible, yan ay inadapt ng Dallas Bible Institute. Eh, yung mga gumagraduate doon, puro mga missionaries. Oh, dala-dala nila yung Scofield Bible, dala-dala yung doktrina ng dispensationalism. No, kasi 1900s lang ang dispensationalism. Kaya ibig sabihin, prior doon, walang ganung doktrina ang mainstream Christian churches. Meron silang eschatology, meron silang biblical eschatology na hanggang ngayon dinadala na tinatawag nating covenant theology. Kaya nagkabanggaan ngayon yung covenant theology at saka yung dispensationalism. Ngayon, yung pag pinaliwanag sa iyo yung covenant theology, napaka-simple at saka ano agad, may mga pag binasa mo yung mga ginagamit na talata, hindi na kailangan na laliman pa, habaan pa, talagang makikita mong sakto yung ano, parang i-restate mo lang yung nabasa mo. Ganun ka kadaling tanggapin ang covenant theology. Whereas yung dispensationalism, hindi siya, of course, gumagamit siya ng mga talata, pero ang kanya explanation ay nakabase doon sa mga events. Yung mga sinesensationalize niya, yung mga events. Pero ang, di ba? Like, for example, yung mga events para ma-highlight yung wala lang sa dispensationalism. Pero merong... Seven dispensation. Seven, no? Merong version pa sa yung dispensationalism ay talagang binabanggit. Like sa Amplified. Binabanggit na din yung dispensationalism talaga. Amplified na. No version. Kasi Amplified. Kaya nag-ingat na ako yun nung nakakita ko yung Android. Although hindi natin sinasabi na obsolete mali yung dispensationalism, no? Kasi may mga tama din doon. Meron mang kulang, meron mang sobra. Ganun ang nakikita natin dyan. And aside from that, kaya nga yung hindi mo panghahawakan ng dispensationalism, dahil napaka-intricate nito, nakabuo ng iba't ibang klase ng dispensationalism. Kaya pag sinabi ang dispensationalism, aling dispensationalism yung hawak mo? Ganon. Kaya kala mo, yung hawak mo, yun na yung dispensationalism. May mga variants yan. Iba-iba yan. Depende kung sino yung proponents noon. Kagaya ni John MacArthur. Dispensationalist siya, di ba? Pero iba yung kanyang pagka-dispensationalist. Hindi maikukumpara sa dispensationalism ng iba. Pero yung... Pero yung covenant theology, consistent yun. No? Maliban na lang, nabago lang, nagkaroon lang ng parang kalituhan nung dumating na itong mga tinatawag nating mga, ano nga yung sina... Hindi, itong sa taga-Amerika, sina Richard Barcelos, yung kanilang, yung federalism. Yan. Yan ang sumira ngayon. Hindi sila dispensationalist, pero sinisira nila ngayon yung covenant theology. No, meron naggagumawa sila ng variant ng covenant theology. Federalism. No. Yung federalism. So, actually ang covenant theology
mahabang discussion. Ang dispensationalism, mahaba rin discussion. So, sinisikap lang natin kuhanin yung overview niya. Pero, ang eschatology yan, no? About last things or end times. Ang problema dyan is, pag panghawakan mo ang dispensationalism, makaka-apekto ito sa doctrine of God at saka doctrines of salvation. Hindi siya magiging consistent sa doctrines of salvation at saka doctrines of Christ. Pero ang covenant theology, kung ano lang sinasabi, magkaano siya, coherent siya. Yung lahat ng systematic theology, hindi siya makakabangga doon. Kaya, the best na pag-aralan mo yung, kung alam mo yung dispensationalism, sanay na sanay ka dyan, tapos hindi mo alam yung kalaban niyan, may kulang. Bago ka mag-decide doon, bago mo pang hawakan yung dispensationalism, aralin mo yung covenant theology, yung nauna sa kanya. At saka ngayon magpasya, sabi mo, mahina yung covenant theology, dito ako sa dispensationalism. Walang problema doon, kasi inano mo naman, di ba? Tinimbang mo naman eh. Ako, bago ako natutunan ng covenant theology, malalim na ako sa dispensationalism. Kaya mas nakita ko ng malinaw yung dalawa na yun. Ano talaga yung... Kaya nag-decide na ako na lipat na lang ako, dito na lang ako sa covenant theology. Hindi ako na without offense noon sa mga dispensationalists. Actually talaga ina-appreciate ko ang dispensationalism. Masarap ikwento, di ba? Makakainganyo talaga sa mga nakikinig. Pagdating naman sa covenant theology, parang more on, sabihin natin, ay dito. No? Kasi talagang magiging bukis ka eh. Pang lang sa Bible. Parang yun ang dispensational, sila yung kadalasan premillennial. Naniniwala sila sa sila. Third temple na literal. More on literal sila, no? Oo. Tapos inaniniwala sila na iba yung pangako sa Israel tsaka sa Gentile. So yan yung mga dispensational. Yan yung mga dispensational. Covenant, kadalasan sila yung postman tsaka amin. Tama? Tapos sila rin naniniwala na from Jew to Gentile, from temple to church. Ano ba ba? Ano ba yung ano nila? Kasi yan yung pinagkaiba niya. So, kaya gusto kong naging malalim yung view ng ano. Kasi may narinig ako magkaiba. Sabi niya, sir, magkaiba yung sa Baptist, sa Presbyterian, tama ba? In terms of magkaiba yung eschatology. Hindi ko alam kung ano yung magkaiba ng dispensation pagdating sa covenant. Kasi lang covenant yung alam. Oo. May cutting division lang. Cutting division lang. Tulad ng pagdating sa infant baptism. So, sa nila nirurot. Nirurot nila kung saan kumbaga ko. So, syempre dahil kumbaga may division, nag-division sa practices. Parang gano'n. So, pag gano'n talaga, ang DSP kasi, kumbaga more on kumbaga, literal. Lalo na pagdating sa pagdating sa eschatology. So, for example, yung Revelation, di ba, more on pag-interpret is more on literal. Diba? So, kaya yun yung pinakamalaking kumbaga naging implication niya pagdating na sa Israel at ang church. So, kaya tinawag ito ng DSP ang covenant theology na tawag dito. Ano yun, bro? Replacement theology. So, na ang church is na-replace ng Israel. So, yun yung term ng ano, ng dispute sa, ano, sa city. Diba? Na na-replace na ng church ang Israel. Na sa DSP is that may ang Israel kumbaga na natili sila kung saan parang naging dalawa ang people of God na natiling church at Israel. So yun yung kanilang ano. But yun nga tulad siya sabi ni Pastor Joel, depende sa pag-aaral mo
boat ay may strength. So, doon ka pa rin talaga, depende. Mag-settle down ka, so alam mo na talagang ito yung talagang mas may strength. Di ba? So, ako naman, sa akin, so galingin ako. Though hindi naman ako malalim sa dispute talaga kasi more on mga events lang. Seven dispensation, dito dati, na ito ganyan ganyan. And talagang all of my, parang siguro simula nung naging Christian ako, talagang about sa rapture, lang lagi yung ano, sa mainstream media, talagang ganyan. So, nung nag-aral ako ng ano, ng covenant theology, so mas na-appreciate ko talaga ang Bible, at kapag binabasa ko yung Bible, makikita mo eh, may kukonnect mo doon sa mga covenants, at makikita mo how faithful God, kung paano naging tapat ang Lord. So, yun, depende naman din sa ating ano. Pero, ano, mas, kumbaga, mas na-appreciate ko yung city. Kaya maganda yan, magkaroon tayo ng seminar about dyan. No? May talagang may magle-lecture niyan. Kagahalimbawa, ikaw, kung may lecture mo yung ano. Or pwede in part. No? Pwede paghatian. Medyo mahaba kasi. Mahaba kasing lecture yan eh. Yung COVID ng theology. Actually, yung nagkaroon ako ng idea dyan, kaya naka-decide ako. Kasi tagal ako nakahang dyan pagdating sa lang sa eschatology, pagdating sa covenant, at dispensational. Ito lang yung sabi ng speaker na yan. Siya yung nagpa-appeal sa akin, kaya biglang nagkaroon sa akin, ay okay, ito pala yung pinagkaiba nito. Naalala ko sabi mo, Pastor, na dapat consistent ka dyan. Kung covenant ka, dapat ganito yung view mo pagdating sa ganito. Oh, sorry. Kaya sabi ko, ah, okay, dapat consistent. Halimbawa, kung ano yung interpretation sa Matthew 24, dapat yung revelation, magkadugma sila. Diba? Sabi ko, ibig sabihin, dapat consistent ka. Kung covenant ka or dispensation lang. Kasi magbubulo yung explain mo eh. Diba? Pati sa church. Halimbawa sa church. Ay, yung third temple. Ito tayo yung third temple sa Israel. Pero naniniwala ka. Pero yung isang yung view mo naman na walang rapture. So, magbulong, diba? So, kaya sabi... Chapso yun. Oo, kaya sabi doon. Matanda ko talaga. Ano kasi sinasabi ni Pastor Junior na dapat consistent ka sa paniniwala mo dito, 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 magbabangga. Nice. Diba? So, ito siya yung doon ko na ano, yung pinahapyawa niya na ganito yan. Kaya doon ako, ah, ibig sabihin, tapos yung amin, tsaka puso. Wala na rapture, bro, ngayon. Kaya baka na. Hindi tayo na dito. pero doon, actually, sa akin, sa stand ko, noon talagang ang 50-50 ako sa pre-mill, tsaka post-mill. Ngayon, bigla na-cancel yung ano eh. Yung pre, napunta ako sa post, tsaka amin. Kasi nga, kinakala maging consistent. Covenant ako, naniniwala ako na ang third temple, Christ, tayo, ba? Na yung church ngayon, itong mga tao, temple lang nandun. Noon kasi... Tsaka babalik yung sacrificial system. Oo. Kung may third temple pa, di ba? Tsaka yung from Israel to Gentile. Tsaka yung pangako sa Israel, ang pag-dispensational, kung ano yung pangako sa Israel, di ba rin sa Gentile? Parang may, ano, iba sa church, parang. Yan ang parang may two people. So, doon ako nung ganitin ng pag-iisip. Sabi ko, okay, dapat consistent. Kasi pag naging consistent siya, yun na, magtahintay na yung, ano mo, yung view pala, yung pati yung explanation mo sa... So, makakabuo ka ng damit na iba-iba yung tela, di ba? Parang nag-aliwalas yung ano kay yung pagdating sa mga ganyan. Dinaan ako. Kasi nagkaganahan ako dyan sa temple na yan, naparating ito na sign na. Actually, marami sa circle natin na talagang, ano, talagang dispute. Kaya yung mapapansin natin, for example, yun na nga. Mainstream nga yun. Oo. Sa Second Coming of Christ, pag sa DSP ka, yan yung mga signs. Yan yung mga signs, lagi ang sign is yung Israel. So yung pinakamalaking sign yan. Ano nangyari sa Israel? Kung baga lagi nakadikit dyan palagi sa pagbalik ng Panginoon. Yan yung dispensation. Ito na yung pag itinatay na yung Third Temple, yan na, lapit na.
So yan yung ano, yun ang displacement. So marami pa rin mga signs, so diba sa Matthew, diba? So but yung pinaka ano is yung political. So yung Israel, yun ang kanilang pinaka view dyan. Yung literal na kasi. Mga feast. Oh, yeah. Oh, yan. Yung mga feast. Yeah, kukunin nila palagi. Anong ano naman? Nagsiselebrate. Nagsasabay sila sa Israel celebration ngayon dito. Feast of the Trumpet. Feast of the Trumpet. So, para. Yan. Sabi ko, yun. Doon ko unti-unti nakukwasteres. Pag may nagtatanong sa church, pastor, bakit nagkaganito? So, ganito. No, parang, ah, ganito. Ngayon, mas, na kasi ganito ang ganila. Yan pala, may term ka nang nagagamit. Mas madali mo mapa-intindi pala sa kanila. No, kasi tsambahan lang. Sabay lang sa agos ng mga dating... Wala mo na, naiintindihan naman ni Lord yan. Yung kasing mga feast, no, sa Old Testament ay ano yan eh. Ang kinatuparan niya ng Panginoong Jesucristo. Lahat yan puro tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, no? Kahit yung laws, no, sa kanya din, kahit yung temple, yung at yung mga part sa temple na naka yan ay mga types ng mga gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi marami kang pastor eh, noong time. Kasi kasi yung kinikwento, malapit na raw yung third temple, no? Sabi na pwede naman yung mga ihahandog na ano eh. Oh, yung pulang ano? Deeper. Red Hyper. Oh, sila lang, parang iba ulit naman nalilis sa kanila. Yung dati, di ba? Parang gano'n. Kasi yung Red Hyper daw na yun, kumbaga same na same ngayon, kumbaga na na-produce nila ulit yung Red Hyper na yun. Yun talaga. Walang dumis na. Ang kagandahan nung sa city, sa Covenant Theology, yung sasabi nga ni Pastor, that the Old Testament, talaga lahat nagpo-point lahat ng Covenant. Talaga yun yung mabaga, very solid talaga. Ano sa Biblical Theology, karoon naman eh, from Genesis to Revelation, si Christ lang talagang full story niya. Delikado rin para sa dispensational. Ang magiging sharing mo, magiging takutan, no? Mag-rapture, no? Hindi na Christocentric yung preaching mo, magiging, ano ka na, parang mananakot ka na lang. Pero may mga, ano rin doon, na bago rin. May nabago din. Motivated. Pero dito na. Yes, sir. Pero respect din yung kanilang view na. Kasi hindi ko alam sa mga iba sa atin dito kung despair. So, respect naman. So, ano lang, kumbaga tinimbang lang natin kung ano talaga. Para sa ako, nag-hold ako sa city. Talagang nung nagnawa ko siya, talagang solid talaga yung Covenant Theology. Doon nga yung doon pa lang sa Noe Covenant, yung senior ko nga nakaraan. Sabi ko, hindi, binabasa ko ito dahil simula nung una pa na laging tingin ko dito, ano lang ito, yung judgment lang ng Lord sa tao, yung itong plan na ito. Pero connected pa rin siya doon sa promise. And then yung Covenant, yung Noe Covenant, ano yung mga natitipan ngayon. Sabi mga ganun. Kaya, tulad ng kapag ang kadalasan na mga minister ngayon, di ba? Lagi sa sabi, grace time, grace time. And ayaw mga antinomianism. And then, grace na tayo ngayon, wala nang ano. Ako, hindi ako. So, yung moral law, is wala na. Wala na yung moral law. Di ba? At pag sinabi mo naman yung moral law, in-appall mo na yung moral law, ano ka, legalistic ka. Ganoon yung NCT. Oo. Yung Covenant. So, kaya, pag nakuha mo yung ano, yung Covenant Theology, so doon mas ma-appreciate ito. Kaya safe na safe si Pastor Erwin. Ano ito eh, grace and truth. Kasama ko sa grace and truth kasi. Kasi yung
yung free grace is yung theological antinomianism. Mm. Yung hyper grace sa kayo sa grace, no. Yung practical, yung practical. Yung extreme yung ganun. Tapos yung yung covenant theology naman, yung disregard na yung law. So parang ano rin siya, parang... Kasi ito, mas connect sila ng antino. Yun yung law covenant. Ito rin na dumadaan sa mga nag-feel ng mga covenant na ngayon. Pero pwede naman basically yung sa union ngayon, record yun nun. Yung ngayon, human and conscience, pa yung predatory. Na yung free grace, yung theological, andino, doon lang sila sa, yung sa election. Tapos yung hyper naman, dito naman sila sa, basta dito sa predatory na, hindi, dito sila sa friendship. Pero kung makunawaan mo yung tatlong union na yun, makawalansin mo, maiiwas ka dun sa hyper grace and free grace. Maganda. Thanks for watching. All for the service of God.